Hello mga plant lovers. Nandito po tayo ngayon sa upuhan para magkaroon ng third harvest sa apong ito. Kung napapansin ninyo, kunti lang ang mga malalaki pero marami ang mga maliliit, undersized. So siguro sa fourth harvest, marami-rami na rin ang ating makukuha, no? Okay. So sa napapansin ko dito sa ilalim ng trellis, maraming mga maliliit. Ayan o, doon, marami doon o, dyan. Pero, parang may makuha kong 10 sa hapong ito, mga malalaki na. Hindi lang upo ang iha-harvest natin ngayon, meron tayong talong, okra, kahit medyo maliliit na ang bunga dahil sa katandaan nito, at sa kalugbati, at kamutitaps. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano na ang itsura ng mga tanim na yan. Tabayanan ninyo mga plant lovers. Ito po ang ating area sa kamutitaps, no? Yan. Purple leaves ang ating kamutitaps para naman yung mga kulang ng dugo, anemia, ay pwede na ring ma lunas-lunasan dito sa ating kamutitaps. Okay, ito ang kuha natin sa kamutitaps ngayon. Bibigkis ko yan, 10 peso bawat bundle yan. Yung alugbati, nandyan sa ilalim, andoon rin yung alugbati. Mga plant lovers, tapitan natin. Okay. Yung alugbati kasi, organic talaga, wala yan. Carbonized rice hull lang yung ilagay ko dyan. At saka raw carbonized rice hull. Tapos, madumay pa, no? Or madamo. Ayan. Diyan. Marami pang maliliit. Hindi ko nalang kinuha. Dito. Seeds ito. Yan lang. Lahat sana yan tinamnan. Pero dito lang ang nabuhay. So, dito. Yung bawat gulay ko, tinanim ko yung stem. Ayan. Buhay na rin, oh. Tingnan nyo. So, wala. Hindi yan nakatikim ng spray. Hindi yan rin nakatikim ng mga fertilizer. Maliban dyan, inihalo kong carbonized rice hull at saka raw rice hull at saka yung compost soil. Yung ating kamutitaps din, pareho lang yan. Hindi ko yan binigyan ng fertilizer. Nagre-rain fed lang tayo dyan. Tapos, every week or every 2 weeks ako nag-harvest dito. Makakuha ko ng 60 pesos, 10 bigkis. Okay na rin. Okay? So yan ang mga updates sa ating mga area dito sa likod ng building. Sa harapan, mag-harvest din rin ako ng pitsay. So, kikilohin natin. Papakita ko mamaya kung ilang kilo, ilang bigkis ang nakuha natin sa lugbati. At saka itong kamutitaps, saka yung talong. Okay guys, nandito na po ang ating kuha sa hapong ito, no? Ayan, pitsay, talong, opo, alugbati, at kamutitaps. Meron naman tayong kunting okra, pero hindi ko na lang isinali kasi hindi nga nagpa-1/2 kilo lang siguro yan dahil patay na, patungong mamatay na ang ating mga okra. Okay, so ang ating kamutitaps, 6 na bigkis, so 60 pesos yan, 10 pesos kasi yan. Itong ating alugbati or spinach, Philippine spinach, we have 6, no? Fresh na fresh. Okay, mayroon 5, so 50 pesos. Itong ating opo, pangatlong harvest ito mga plant lovers, meron lang tayong 1, 2, 3, 4, 5, 10 bunga ang nakuha. Pero napakalaki, oh. Ayan. Totaling 19 kilos lahat yan mga plant lovers. Okay, 19. Nung last harvest ko, second is 31. Ngayon, 19. Pero marami doon, mas maliliit, mas marami pa, no? Sabay-sabay yung lalaki. So, sa fourth harvest, makikita naman natin. Itong ating talong, hindi naman sa kagandahan ang itsura, no? Mga maliliit na medyo. Dahil sa pangatlong prone na ito, no? Pangatlong pruning na yan, resulta na yan. Pero at least nakakuha tayo ng 7 and 1/2 kilos lahat yan, mga plant lovers.
Okay, ito namang ating pizza ngayon. Pangalawang harvest dyan sa harapan ng building. Marami pa doon. Hindi. Nagkuha lang ako para sa teachers kasi yung teacher gusto talagang bumili. Eh, ngayon, hapon, kasi Friday, gusto nila sigurong magulay bukas o ngayong gabi. Itong pizza ay 4 kilos itong nasa basin. Ito naman ay nasa 6.5 kilos. Less na yan sa mga pag nilalagyan nila. So, nagkaroon tayo ng 10 and 1.5 kilos pizza ay mga plant lovers. Yan ang kuha natin sa hapong ito. Bukas, i-harvest namin yon kasama yung estudyante ko, yung pizza ay para i-deliver namin doon sa merkado. Sa ngayon, siguro mauubos ito sa teachers kasi ang dami na sa kanila ang gustong bumili, nagbubok sa akin. So, first come, first serve na lang po ang mangyari sa hapong ito patungkol dito sa ating harvest. I-display ko ito ngayon sa canteen para naman makikita ng ating mga guro bago sila uuwi. Magandang hapon po. Ito ang ating Roger Ibalarosa po, ang ating vlogger sa Gulayan ng Paralan. Magkapira na naman ang ating eskwelahan, mga plant lovers. Good afternoon once again.